pick, Leo Mord, last pick, para sa execration. Pinag-uusapan lang yan kanina ng mga panelists natin na baka pwedeng bumalik yan. Pangatlong beses na natin nakita ngayon sa MPL. Rob, anong meron dito sa Leo Mord na to? Boboto, draft lang. Draft lang, ah. Gusto ko pumuso dun sa may Leo Mord, but the Akai, isa to sa pinaka nagpapahirap talaga sa mga melee na mga types of carry. Siguro I would go for Omega at least for game number one. Omega eh, no? Mm-hmm. Oo. Sige, tignan natin, boys and girls, kung sino nga ba ang mananalo dito sa game one. Looking at the items right now, you have 3 boots para dito sa side ng execration. Meanwhile, parehas ang rotation. Oo, parehas. Dito ng dalawa, except si Haze at si Heat, Rob Luna, pinapula na kagad dito yung mga objectives. Isang mabilis to para kay Haji Z. Mm, bukod sa mabilis, to. Totoo oh. Yan. Saka parang naka-ready na din kagad kay Haji. Pagpunta niya doon sa may orange buff, binawasan na din doon ng Akai. Pero look at the pag-cut dito ni Curtis. This is something eh. Tingnan mo, makikita mo yung lamang dito ng pag-ikot ng Omega. Kuha na ngayon ni Haji yung dalawang buff niya. Mabilis na siya magle-level 4 at hindi pa nakukuha ni Hate yung kanya. This might be a possible na invade. At talagang gusto talaga ng early game kasi yung invade na sinasabi mo, Rob Luna, online pa yung retribution ni Haji dito. So prepared ang execration, kumuha dito ng early game kills. Lalong-lalo na tatamaan ngayon si Curtis, medyo naging overconfident lang. So nagkaroon ng onting error dito ang Omega as Chaknu will punish that one. Naligtas pa yung purple buff ni Hit. Yes, naligtas pa talaga. Pero by the way, Kuya Manjin, we do have here pala, from October 27 hanggang November 13, yun! We have to log in game and participate in the Trickster Village event and get a Halloween candies for a treasure spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day. Yun! For completing the task, magkakaroon ka ng Terrisla special skin na Hammer Giant and a guaranteed siya on 10 spin and you don't want to miss that one out. Paikutin nyo na yung spin na yan. Speaking of spin, pinapaikot lang ni Curtis dito yung kanyang mga sights sa top lane as we are now looking again sa ating preparations dito on the battle spells. Yung retribution dito ay hindi na nagamit para sa pag-invade ng side ng Omega. Ngayon, ang tanong ko dito, Rob Luna, magre-reset ulit yung mga buffs natin at mukhang sa side ng execration, nakaligtas sila. Yes, nakaligtas sila sa early onslaught na pwedeng ibato ng Omega. We're in nga yung mas mabilis na pag-level 4 ni Haji. So I guess that's a clear win for at least dito sa execration. Pero yun na, nag-mountain shocker na dito. Mountain shocker plus the stun, plus yung extra pang stun ng Garrote. First blood, sa joke lang, pangalawang kill. I mean, para dito sa exe, pero yung Omega ay nakakuha ng isa. So reset ulit yung game, level 5 si AGZ dito. Meanwhile, level 5 din si Hate. Rob Luna, gaano magiging kaimportante ang Mountain Shocker ngayon? Dahil ang execution, nagsiset up na sa turtle. Oo, may setup na sila dito. Pero walang mana dito si Haze. There is so much he can do. Just an arrow probably. Tignan natin dahil si Sagitno ay namumula na ngayon. Si Chaknu ay nakipag one-on-one sa tatlo at isa pang arrow ang tatama sa kanya dito. Hindi niya na box out yung ibang members dito ng Omega as execution will back off. Back off. Ang galing ng ginawa doon, Hit. The reason bakit na-reset yung turtle, kasi nasa likod doon si Hit at naalangan doon yung dalawang members ng execution kasi pwede silang ma-pin down at nag-back na lang sila. Meanwhile, naipit si Chaknu, nandun siya sa may bandang baba ng turtle pit. At siya yung na-sandwich. Pag-usapan natin kanina, Chaknu versus Heat. Pareha sila ng plano na box out yung dalawang heroes dito. Pero si Heat, fundamental na pag-iisip, nag-hurricane dance para sure talaga na hindi makakalapit. Kasi again, yung back siya, kapag rumorolyo, na-atake mo eh. Oo. Diba? Yung hurricane dance, na-atake mo nga, pero talagang itutulak ka palayo. Totoo. Unless range ka para mabawasan mo yung Akai. Pero now, yung draft dito ng Omega, medyo unti-unti na nating nararamdaman. We're already heading into the mid-game. So may basag na silang isang Tori sa ibaba. Well, at least, saving grace pa naman for the side of execution. Hindi pa naman sila, pero bukang mapapatay dito si Eto Max. Oy, buti na lang kamo, may onting shield na proc. Pero ayun, ang tulak na mula dito kay Heat, attacking the Chak Mamba. Pangalawang
pitas na naman. Make that three na pala na pitas dito kay Chakno. Mukhang favorite ng Omega ngayon itong si paring Josh. Paring Josh. Pero that's a clear miscommunication kasi wala nang buhay doon si Eto Max eh. And what's the reason sa pagtalon doon ni Chakno? Even though na makapag-pin, makapag-ulti siya, those were three heroes and Haji was even there. So, there's no point doon sa pagpasok na yun ni Chakno meanwhile namatay pa si Hate. I think ang gusto lang din talagang gawin ng execration dito, yung sinabi mo kanina na iligtas ang isa't isa sa kapahamakan, iligtas yung tower na nasa gitna. Even though si Eto Max, munti ka na kasi siyang mamatay doon eh. Kaya talagang nangyari. Again, kaso ang problema, it's a trap. It's a trap. Diba? May vision indeed kayo ng Mountain Shocker and everything. So, hindi nag-work ngayon yung space na gustong gawin ng execration para sa mga carries ni Rob Luna. Yes, dominant din as well si Curtisi doon sa may top. So does the Leomore dito. Hindi siya makapag-push kasi dahil dito sa Farsa. Laging clear yung minion wave sa baba. Uh-oh. This is what Omega really wants. Talagang mag-shine sila dito at ipitin at i-choke definitely ang execration. So ngayon, napupunta na ngayon ang execration to the point that they have to turtle it out. Kailangan nilang mag-hold up until late game para at least mag-shine yung mga hero nila. Kasi they have these innate heroes pa rin naman na mag-outscale dito sa mga heroes ng Omega, pero that's only on the late game. Kailangan nang wag paabutin ng Omega dito kasi narinig nila din yung panel eh. Yep. Sabi nila, lagi nang gusto ng execution ng late game pala o di early game natin, sabi dito ni na Coach Dale. And mukhang yun talaga yung nangyayari ngayon kasi sinurpresa tayo nitong two-mage setup na naman ng Omega na hindi natin madalas makita. Yes, yes. And this is perfectly executed right now for Omega, mga kaibigan. And look at how Haze, siya yung isa sa mga nagbibigay talaga dito ng perfect vision for the whole Omega squad. Not only on the traps, the consistent na pag yung aggressive na mga panay. Look at that. Lagi nilang alam kung nasan yung mga pwesto dito ng mga members ng execration. Oh my, speaking of pwesto, hindi na nakapwesto si Sagitnu. Nakakatakot na ngayon ang Yishun Shin, Benny Cutie, Sinipa. Pero si Toshi dito, tumitipi-tipi pa. Kasi alam niya na wala na, na hindi na papasok doon. Pero look ah, Selena dito, medyo nakabang. Haze. Papasok sa trap doon. Haze! Eto, inatake ngayon si Benny Cutie. May trap para kay Haze dito. And Haze, of course, with the veteran moves. Triangle opens na naman. Arrow will connect. No, will not connect, I mean. As Omega will take the tower in the bottom side. Omega! Ngayon, Rob Luna, what are we seeing? We're seeing 7 minutes in. 7 minutes in. Mukhang ayaw na nilang paabutin to ng late game, Kuya Manjin. I would just like to props it out to Haze. Grabe, that was IQ more than 100. Alam mo yung paglagay niya ng trap doon kay Benny Cutie? In advance niya sa loob ng boss kasi alam niya na doon magsusun po, doon papasok si Benny. Doon dadaan. Mm-hmm. Sabi ni Haze dito, nauna pa ako sa first. Nauna pa talaga siya sa first dahil dito, sabi ng Gillette Instant Replay, hindi na natin yun nakita. Pero ito, ang ganda ng Mountain Shocker dito, just to start, tinamaan ng pana si Eto Max. Everything went sideways para dito sa side ng execration. Now, well, hindi pa naman to totally out. Wala pa namang Lord. May turtle pa. Execration, this is where they shine best. Holding on. Turtling it out. Kaya pa rin naman. They have these heroes na pwedeng mag-defend. And I guess, they have to use where they do best talaga. Yung pang late game. Yung 18 minute, punto tayo malakas, paabutin natin. Paabutin natin. Rob Luna, ang sinasabi mo ba sa akin? Kailangan nang i-unlock ng execration dito. Yung favorite technique nila. Alam mo ba kung ano yun? Ano yun? Ano yun? Ang tiis, pogi technique. Tiis, pogi technique. Yung ang gusto ko yan. Yung tipong sobrang tanghali na, sobrang init, pero dapat naka-long sleeves ka pa rin. Ay, oo. Tiis, pogi technique. Totoo yan. Oh. High beast yung datingan mo. Kasi mukhang ganun yung laging ginagawa ng execration. Tiis-tiis lang hanggat sa maging pogi sa huli. Totoo yan. Totoo yan. Mukhang ganun eh. Kasi kahit madulas yung daan, kikiripo ka dapat. Oo, kikiripo ka para pogi. Pouring pogi ka talaga. At mukhang lahat ng games na ginagawa nila kasi ay umaabot sa ganito. Mm. Tatlong tore na lang natitira sa likod. Actually, minsan nga wala pa eh. Minsan nga wala pa. Pag na-outplay, ito na yung tiis pogi technique. Nakikita na natin ngayon. Totoo yan. Totoo yan. Though may items pa rin naman dito yung mga carry na execution, but look at that. Good pin down dito para kay Chakno. At mukhang hindi na kaya ata ng tiis pogi. Medyo mahirap. To be honest, mahirap kasi
Chakno dito, kaya rin siyang balatan ng mga cores dito ng Omega. Tapos given pa, na dalawa halos yung mage damage. Look at that. Oh, just so an arrow. Ang nakita mo yung kung gaano kalupit si Haze doon, sinundan niya ng pana yung kabayo. Oo. So, kumbaga parang nagtago yung Abyssal Arrow kasabay ni Barbiel. Kasabay so, hindi Barbiel. Niya masyadong nakita. 155 IQ moves. That's the IQ plays coming from Haze. Sabi ni Haze, papunta ka pa lang. Nakadating na ako. Bata ka pa, boy. Bata ka pa, boy. Si, ano, si Haze maglaro eh. Oo. Pero I guess, Kuya Manji, nagpapainit pa lang dito ang Execration. This is still a 10,000 lead. Commanding to, of course, for Omega. Pero this is where they draft. Ito yung winning condition talaga nila eh. Uh-oh. Now, they have to win it early to mid-game. At, ayaw natla talaga na umabot pa sa late game wherein sumabay at umabot yung mga items ng exe. Ganito ang lagi nating nakikitang characteristic sa side ng Execration. Ang lakas makapinoy talaga. Yung tipong magtitiis, buong maghapon magtatrabaho, tapos pawis na pawis na, ilalakad mo pa rin. Ay, oo. Yung papunta, laban lang talaga, lagi, para sa side ng Execration. Exactly. Oo. Naalala ko pa, si Kuya Billy, may post yun. Sabi niya, ang bida nagpapabugbog sa huli. Parang ganun nga, ah. So, pero sabi kasi ng Omega dito. Ay, sa una pala, sa nagpapabugbog sa una. Sa huli, pwede rin. Pwede rin sa huli. Kasi bugbuga na talaga sa huli. Pero una. Sa una. Actually, tama ka nga dyan, Rob Luna. Kasi, eto na naman, oh, ilang minuto na lang. Ang natitira. Seven minutes. Seven. Time bomb. Totoo ba ang curse? Kasi nga, mind you, Rob Luna, ang nag-break nung 18-minute regular season wins ng Execration ay walang iba kung hindi ang Omega na meron ng Lord ngayon. Oo. Considered nga sila na tinawag na ano eh. Sila yung mga sumisira. The streak breakers. Pero ito na, well, this is still not a Luminous Lord. Pero ang ganda ng hold ng Omega dito, ha, sasabay both lanes together with the Lord sa bot lane. Tignan natin, dahil ina-attacking ngayon dito si Chakno, makakatiis bogey pa kaya si Chakno dahil si Barbiel ay papasok na. Ikot, magbumula dito kay Hit, yung pana ay hindi tatama. Pero ngayon, si Nakertizi ay nasa loob na ng base at mukhang itong side ng Omega ay magiging disiplinado lang dahil sila ay magbaback. Yung Lord ay mawawala at wala ring magagawa ang side ng Execration. Kundi magstay lang. Magstay lang. Totoo. Maghintay lang ng maghintay ng maghintay. Well, I guess it's still good for the side of Execration. Yes, nabasag yung gitna nila dito, but they perfectly defended the Lord. Yun nga lang, hindi na nila kayang hold pa yung gitna dahil naubos na nila yung kanilang mga skills during doon sa my first Lord. I think they could be able to hold this one out, pero Hit dito, ah, mainit. Mainit talaga si Kuya Hit dahil si Chakno ang kanyang first na atakihin. It's killing spree and mega minions. OMG! Ang sigaw ng mga fans dito dahil ang Omega ay nakuha na ng mega minions. Benny Cutie, sinusubukan niya ang kanyang best. Pero sabi ni Toshi, saan ka pupunta? From downtown of either airstrike yung pinakita doon ni Toshi. Wow, this is a very dominant game coming from Omega. Not even losing a single tower. Outer turret dito. Parang kiniliti lang yung tore doon sa baba. And Team Omega, napaka-dominanting performance para dito sa game number 1. Wow, they look not only refreshed.